Pasensya na, kailangan namin gawin ito sa inyo dahil napakalaki ng kasalanan ng daddy niyo sa amin. Ito ang mga salita na isa sa huling narinig ng isang batang babae na 11 taong gulang, buhat sa isang lalaki noong September 9, 1995. At matapos na marinig ang mga katagang iyon sa isang Ginoo, ay isang nakakapanindig balahibo ng tagpo ang nangyari sa Payumo family na nakatira sa Santa Rosa, Laguna. Lahat ng mga kapitbahay, kaibigan at kakilala ng pamilya ay nanlumo at hindi makapaniwala ang malaking tandang pananong natin. Ano ang nangyari sa Payumo family nung looban sila ng 4 na kalalakihan sa kanilang munting tahanan sa Santa Rosa, Laguna? Mayroon nga bang nakaligtas sa nasabing krimen? At higit sa lahat, sino-sino ang mga kalalakihang nanloob at gumawa ng kahindik-hindik na krimen? Yan ang ating muling hahalukayin sa bagong kwento nating ito. Pero bago ang lahat, mga classmate, kung di ka pa kasama sa tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Ang pamilya Payumo ay isa lamang sa mga tahimik na naninirahan noon sa Panorama Bill, Barangay Dita sa Santa Rosa, Laguna. Hanggang isang araw noong September 9, 1995 ay naganap ang isang nakakatakot na pangyayari sa pamilya. Noong September 8 ng taong 1995 ay nakadalupa ng party ang pamilya Payumo. At gabi na din noong dumating sa kanilang tahanan sa Santa Rosa, Laguna. Bagamat pagod na noong gabing yon ang mga mag-anak, ay nagawa pa ng mga ito na magkwentuhan at magkaroon ng kaunting oras pa para magkulitan. At syempre, hindi mawawala ang hilig ng pamilya ang kumuha ng mga litrato. Noong lumalim na ang gabi, dakong pasado alas 12 ng hating gabi at makaramdam ng pagkaantok ang pamilya, dito na nagkayayaan na magpahinga at matulog ang bawat isa sa kani-kanilang kwarto, ang magkakapatid at ang kanilang ina na si Mrs. Nancy Payumo. Noong gabing yon ay wala sa nasabing kasiyahan at tahanan ang ama ng pamilya na si Mr. Angelito Payumo. Dakong alas 4 ng umaga, September 9, 1995, ay naalimpungatan at nakarinig ang magkakapatid na Joanne Rose na nooy 17 years old at si Helen Grace o mas kilala sa tawag na sweet na nooy 11 years old lamang ng mga ingay at iyak sa labas ng kanilang kwarto. Tumayo ang magkapatid sa kanilang kama at sinilip kung ano ang nangyayaring kaguluhan sa kanilang sala. Sa maliit na awang ng pinto ay nakita nilang tila mayroong ibang tao o mga lalaki ang nooy kausap ng kanilang ina. Nagtaka sila kung bakit panay bigkas ng pagmamakaawa ang paulit-ulit na sinasabi ni Mrs. Nancy Payumo. Bagamat may kadiliman ng paligid dahil sa nakasara ang mga ilaw sa sala at tanging ilaw lamang ng poste sa labas ng kanilang bahay ang nagsisilbing liwanag sa loob ng tahanan ng mga Payumo, ay naaninag na magkapatid na nakagapos na pala ang kanilang ina. At ang dalawa pang kapatid na sina Maria Angela at kapatid na lalaking si Jan Anton ay nakatali na din ang mga kamay at may busal na din ang kanilang mga bibig. Dito na, mas lalong nangatog sa takot ang magkapatid na Joanna at Sweet sa mga nangyayari at nakita ng kanilang mga mata. Sweet, dito ka lang sa loob ng kwarto ha. Pero ate, saan ka pupunta? Ang sambit naman ni Sweet. Lalabas lang ako at aalamin ko kung ano ang nangyayari. Ang ginawa naman ni Sweet ay nagtago sa ilalim ng kanilang kama habang tahimik na umiiyak. At makalipas ang ilang sandali pa ay mas lalong naririnig niya ang mga pag-iyak at tila pagmamakaawa ng kanyang pamilya. At hagulgol na mga ito kahit pa nakagapos ang mga ito at may busal ang mga bibig. Ilang sandali pa ay lumabas sa pagkakatago ang batang si Sweet at naisip na sumilip uli sa awang ng pinto ng kanilang kwarto. Pagsilip ni Sweet at sa pagbukas ng bahagya ng kanilang pintuan sa kwarto, dito na siya napansin ng isa sa mga salarin.
Hinila si Sweet sa kwarto at inilabas din sa kanilang sala. Kasabay nito ang pagpipiring sa bata at paglalagay na din ng busal sa kanyang bibig. At habang tinatalian ang nooy 11 years old lamang na si Sweet, ay narinig niyang sinasabi ito ng lalaki. Pasensya na kayo. Kailangan namin gawin dito sa inyo dahil napakalaki ng atraso ng daddy niyo sa amin. Hanggang sa ilang mga sandali pa ay nangyari na nga ang isang makapanindig balahibong krimen sa Payumo family. Ang kanyang ate na sina Joanna at Maria Angela at ang nanay ni Sweet na si Mrs. Nancy Payumo ay nakita niyang kinaladkad sa isang kwarto at ipinahiga sa isang kama. At kahit ang batang si Sweet ay panghuli na dinala ng mga kalalakihan sa kwarto ding ito. At sa silid na ito ay isa-isang inundayan sak ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tatlong magkakapatid at ang kanilang ina. At si Sweet naman kahit bata pa ay nakatikim din ng sak sa gilid ng leeg sa bandang tiyan o tagiliran at paa nito. Samantala, ang kuya naman at nag-iisang lalaking biktima noong oras na yon ay sinak din ng paulit-ulit sa labas ng kwarto o sa kanilang sala. Sa kabilang banda, noong sumikat na ang araw, ay may ilang mga kapitbahay na ang nagtataka kung bakit tila napakatahimik ng bahay ng mga Payumo. Hanggang sa sumapit ang mag-alas 12 ng tanghali, ay wala pa ding sino man tao ang lumalabas sa tahanan ng mga Payumo. Kaya't nag-usap-usap na ang mga kapitbahay at napagdesisyonan na silipin na ang tahanan ng mga Payumo. Lalo silang kinabahan noong magbanggit ang isang kapitbahay ng mga Payumo na nakarinig daw ito ng tila mga pagtatalo at pag-iyak sa loob ng tahanan noong madaling araw. Kaya ang isang kapitbahay na si Concepcion Salazar ay kumatok na sa pinto ng mga biktima at naghihintay na may magbukas ng kanilang pinto. Noong walang sino man ang nagbukas ng pintuan ng mga biktima, ay kaagad na pumunta ito sa presidente ng homeowners upang humingi ng tulong. Noong buksan nila ang pintuan ng mga Payumo, dito na tumambad ang duguang katawan ng mga biktima. May busal ang bibig at nakapiring ang kanilang mga mata. Sabi nga ng mga nakasaksi na imposible daw na may mabuhay pa sa tindi ng mga sugat na natamo ng mga biktima. Ngunit, noong i-check ng mga kapulisan ang labi ng mga biktima, ay napagtanto nila na mayroong isang tao ang humihinga pa. At ito ay walang iba kundi ang batang si Sweet. Dahil dito ay kagad na dinala sa malapit na ospital ang batang si Sweet. At matapos ang ilang mga linggo na pagpapagaling ni Sweet, dahil sa tama ng patalim sa kanyang katawan at matinding trauma, ay dito na niya inilantad sa kapulisan ang mga nangyari sa kanilang tahanan. Natatandaan mo ba, Ineng, kung ano ang itsura ng mga lalaking ito? O nakikilala mo ba sila? At ito naman ang sagot ng bata. Opo, kilala ko po sila. Dahil sila po ay mga kaibigan ng aking ama. At madalas din po silang bumisita sa aming bahay. Ito ay sina Maximo Delmo at Edmond Delmo. At ang magkapatid na Danilo at Kit Lapis. Sila ay ang sinasabing kumpare ng kanyang ama at ang mga nanloob at pumat sa kanyang pamilya. Pero paanong nakilala ng batang si Sweet ang mga ito kung nakapiring ang mga mata noong gabing yon? Ito pala ang nangyari. Ang hindi alam ng mga salarin ay maluwag ang pagkakapiring sa mga mata ng batang si Sweet. At dahil dito ay nakita niya ang itsura ng apat na lalaki na nanloob sa kanilang tahanan. Kumbaga, pamilyar na ang itsura ng mga ito sa bata. Kahit pa tanging aninag lamang ng ilaw sa labas ng poste ng kanilang bahay ang nagsisibing liwanag noong gabing yun. Kaya laking pagtataka ng bata kung bakit ganito ang ginagawa sa kanilang magkakapatid nang itinuturing ng mga kumpare ng kanyang ama. Samantala, makalipas ang ilang araw ay sumuko ang isa sa mga akusado na si Danilo Lapis sa mga kapulisan at sinuportahan ang pahayag ng batang si Sweet o Helen Grace. Ayon kay Danilo, nasa labas lamang di umano siya noong puntahan nila ang tahanan ng mga Payumo. Nagulat na lamang daw siya noong makita niyang nakagapos na ang mga biktima noong sumilip siya sa tahanan at hindi siya kasama sa mga Payumo. Dahil sa salaysay ni Danilo,
ay kaagad na nahuli ang iba pa na sina Maximo at Edmond Delmo at ang kapatid ng saksi na si Kit Lapis. Matapos ang mga hearing na ginawa sa mga nasasakdal, noong March 20, 1997 ay hinatulan ng Binyan Court ang tatlong salarin ng mga guilty sa nasabing pagpast sa mga payumo at habang buhay na pagkakabilanggo ang inihatol sa kanila. Habang si Danilo Lapis naman ay napawalang sala dahil na rin sa sinasabing kakulangan ng mga ebidensya. Dahil sa sinasabing malaking atraso ni Angelito Payumo sa mga salarin, ay ito ang sinapit ng kanyang mga anak at asawa. Ito yung sinasabi nating mahirap talaga magkaroon ng kaaway o atraso sa ibang tao. Dahil sa isang iglap ay maaring pamilya mo ang pwedeng balikan ng mga ito. Kayo, ano ang masasabi nyo sa pagpaslang sa Payumo family at sa palagay nyo, ang parusang kamatayan nga ba ang pwedeng maging solusyon para mabawasan ang mga krimen sa Pilipinas? Magkomento lamang po kayo, mga classmate. Maraming salamat po.